for today's video, nag-self-toss po ulit tayo in preparation sa ating fifth lap ng ating South Derby race. So, nag-decide po kami ni JB na i-toss na rin yung mga young bird na kasali po sa South, na isasali namin sa summer race. Yan, so nandito kami ngayon. Ito yung mga YB namin. So, young bird. Yan, so nasa morong kami. Yan, dito lang namin yung release. Yan. Siyempre, kasama natin si Kewil. Yan, so pahingayin lang natin sila ng mga 5 minutes. Guys, mukhang may tatlo na tayo. Ayan, tatlo sila. May isang puti. Tatlo. Time check, 7:04. Ayan, 7:01 pa lang yan, guys. Tatlo sila, oh. Medyo dirty yan, guys. Siya yung unang bumaba. Guys, pangalawang bumaba si Rupulo. Pakalayo mo lang, galing ka na ng morong piskot ka. Yan, guys, si Rupulo, pangalawang bumaba. Sumunod na dumating ay si... Wow, si G1! Wow! Oh, guys, unang toss yan, ha? Unang toss yan. Young bird yan. Yan si G1, guys, oh. Pang summer natin. So, ang morong Rizal nga pala, guys, is around 8 to 9 kilometers lang. Again, yung mga... young bird natin na para sa summer, dumating po sila rito ng 7:01, nirelease doon ng 6:45. So, technically 16 minutes ang nilipad ng mga young bird natin. Pero nauna pong dumating dito si New Dirty. Tapos ngayon, yung si Apple Green at saka si kapatid ni Kuba is i-release naman po sila sa Hala-Hala Rizal. 27 to 28 kilometers away. Nirelease po sila ng 7:40. So, abangan natin kung anong oras makakarating dito si Apple Green at saka si kapatid ni Kuba. Ayan guys, time checks. 8:03, sakto. 20 minutes. Dito na sila, guys. Sakto, 20 minutes. Dito na po si Apple Green at saka si kapatid ni Kuba, guys. Saktong 20 minutes. Galing pong Hala-Hala Rizal. 27-28 kilometers away. Welcome back to Queen Bee TV. So this is my channel, my vlog. Ayan, I'm back. Ginagawa mo. I'm back, guys. So for today's vlog, so obviously excited na naman po si Host Jen. Kasi po today ang ating fifth race sa ating South Derby race. So excited po kami ni JB. At saka, syempre ako, excited ako dahil nakarating po ang aming warrior sa fifth lap. So, at the same time, excited at thankful po kami kasi for the first time ng history ng aming pagiging fanshare, ngayon lang po kami naka-experience na makarating sa fifth lap. Pero bago ko tuloy itong ating chikahan na galore, papasok ko muna ang aking napakagandang bagong intro. Kaya intro, pasok! And I'm back, guys. So, ayan, I'm
excited lang po talaga ako, guys. Alam niyo lang kung gano'ng ka-excited and at the same time, very thankful po si Host Jel. Kasi nga po, nakarating ang aming, nakaabot ang aming journey sa fifth lap ng South Derby Race ng aming club. So, ngayon nga po ang release, fifth lap na po tayo. And this time, tayo po ay nasa Aroroy Masbate. Aroroy Masbate na tropa. Oh, no. And according sa ating info na nakuha, ang Aroroy Masbate tropa is nasa 300. Nasa 330 to 331 kilometers away. Layo. So, Aroroy Masbate na tayo tropa. At syempre, again, very thankful and blessed po tayo kasi may warrior pa tayong lumalaban at lumilipad para sa Vigilop. So, andyan pa po ang ating warrior na si Apple Green. Yeah, si Apple Green. At according sa ating forecast, nirelease po sila sa Aroroy Masbate 7 a.m. So, according sa ating forecast, ito po ang ating forecast. Yan. So, napakaaga pa, guys. Kasi ngayon ay magte-10 a.m. pa lang. So, napakaaga pa. So, siya nga pala, habang tayo po ay nandito sa baba at bago po tayo umakit sa taas para magpasunog, mag-abang, meron na po ako isi-share sa inyo. So, alam naman ng karamihan sa mga kalapatids out there na sumusuporta sa vlog na to, si Host Jel at saka si JV, newbie pan-share pa rin po kami. Yung mga kapatid ko sa YouTube dyan, hindi nakakaintindi o walang alam. Ang mga kalapati kasi, guys, nakakategorize sila bukod sa iba-ibang mga lahi, okay? Iba-ibang mga lahi nila o breed nila, kung tawagin nila, is nakakategorize din sila according sa kanilang capacity ng layo ng lipad. Okay. Gusto ko lang i-shout out nga pala si Pogi kong Boss Macho. Sa kanya ko rin to na natutunan. Actually, meron siyang post sa Facebook about this. Na ang mga kalapati, guys, they're categorized. Kung iisipin niyo yung mga racing pigeon, nakakategorize sila according sa kanilang capacity lumipad. Capacity lumipad. Meron tayong tinatawag na short distance. Meron tayong tinatawag na middle distance. At meron din tayong tinatawag na long distance. Yan. So, yan yung tatlong kategory ng mga kalapati bukod sa kanilang breed. Okay? Short, middle, long. Meron din tinatawag na extreme long distance. Eh. May ganyan talaga din. Pero, ang na-realize ko lang sa aking mga warriors, okay? So, disclaimer, guys, ha? Hindi po ako nagmamaruro. Ito'y batay sa basa ko ng konti at saka batay sa na-experience ko o na kumbaga na kita ko sa mga kalapati namin. So, yung mga short distance, kasi kung kayo nagkakalapati, mapapansin nyo, bakit yung kalapati ko kahit ang lusog-lusog, ang ganda ng dropping, nasa kondisyon, kung tawagin nila, is bakit parang ang bagal? Magtatanong kayo, bakit ang bagal ng ibong ko? Kondisyon naman siya, nag-ano nga siya, kumbaga, di ba yung sa mga nagkakalapati, may tatawag kayong nag-aabo? Di ba? Parang gano'n. Yung pag pumapagpag sila, kala mo may alikabok sila, yung mga gano'n. Bakit ang bagal pa rin? Kailangan nyo rin i-consider yung factor na tatawag nga nila kung anong distance na capacity ng kalapati mo. Kasi kadalasan, yung mga short distance ng mga kalapati, sila yung mas maganda kung sila ang panglalaban nyo sa mga pooling, sprint. Alam mo yung parang mabilis. Kasi mabilis sila sa short distance lang na lipad. Okay? So kung yung kalapati ninyo, napansin nyo na kapag malapit, ang bagal, more likely, kung hindi man sila wala sa kondisyon, may tendency na sila ay long distance. Okay? Kasi nagtatanong din ako dati, sabi ko, bakit yung kalapati ko ang bagal? Bakit yung kalapati ko, yung ganda naman ang kondisyon nun? Ang nangyari kasi, pang long distance sila. So, ibig sabihin, kung halimbawa rin, i-reverse nyo, i-vice versa nyo, kung yung kalapati nyo naman, ang ganda-ganda, ang bilis, nung malapit yung distance nung karera, ang bilis. Pero pagdating doon sa malayo, wala na, nawala na. Ibig sabihin, hanggang doon lang yung kaya ng kapasidad nila sa paglipad.
kasi short distance sila. So pagdating sa malayuan, hindi nila kaya. Gets nyo? Kung baga doon sa malapit, okay yung performance nila eh. Mabilis sila, ganyan. Pero pagdating na sa malayuan, sa dulo, hindi nila kayang dumulo, hindi dahil sa wala sila sa kondisyon o may sakit sila, kundi yung kapasidad ng katawan nila hanggang short distance lang. So bukod sa pagkakaroon ng pagiging kondisyon ng kalapati nyo, kailangan nyo rin i-consider ang kapasidad ng kalapati nyo sa paglipad. So sa mga racing pigeons o yung mga pansyen na nag-race ng mga kalapati nila, preferred talaga nila na magkaroon ng long distance, okay? Long distance na kalapati. So, according sa aking research, okay, ang pinakakilalang long distance na bird, is Vandenbroek o kaya John Arden. Yan yung mga breed na mga kalapati na pang long distance talaga. So, kung ang habol ninyo is more on makadulo, more on maka finish line, yan yung mga breed na sinasabi nila o sinasuggest talaga na pang long distance. Meron din sinasabi na extreme long distance birds. Ang pinaka extreme long distance bird ay ang African Black Eagle. Yan yung sinasuggest ko sa inyo, African Black Eagle. A few moments later. We're back, guys! So, ayan, nandito na tayo sa pangalawa nating studio, ang ating loft. So, ito po ang ating fifth lap. Aroroy Masbate, 330 to 331 kilometers away. So, malabang na tayo, guys. 2 hours later. And we're back, guys! So, ayan, time check tayo muna. Time check. Time check. 2:52. Ayan, diba? Nangitim na naman po ako, guys. 2:52, cut off na. Dahil according sa ating forecast, ang cut off po natin is 2:51. So, cut off na po, guys. And wala pa rin po si Apple Green. So, okay lang kung wala pa si Apple Green. Sana lang umuwi mamaya. Yun na naman ang importante sa amin. At saka hindi lang naman, alam nyo guys, ang importante talaga sa nagkakalapati is yung makauwi yung mga kalapati nyo. And please subscribe to Queenie TV. Ayan. Please give my videos a like. Give it a thumbs up and also to have time to share it. Parang ganito na lang tayo, guys. Thank you so much sa lahat. See you on my next vlog. Hopefully hindi pa to endgame pero hoping na makauwi pa po si Apple Green. Bye-bye, guys! 2 hours later. Guys! Time check 4:19. Iningal-ingal pa ako, fresh from Aroroy Masbate, oh. Puto kayo. Iningal ako, guys, nandito si Apple Green.